Anong pangalan po nitong sinasabi niyong scammer? Jorlyn Descalar. Paano niyo po nakilala to at ano po yung kanyang modus para kayo po ay ma-scam? Sa community kasi namin, meron kami group. During lockdown, nakita ko na nagbebenta siya ng bigas. So bumili ako ng bigas sa kanya. May 22 niya sinasabi na ibibigay sa akin yung bigas. Nung pagkabayad ko nung that day, May 17, sabi niya, ay, may extra pala akong bigas, dai. Kunin mo na. Name ng bigas is Jasmine. Wow. So ang benta niya sa akin is 800 pesos, which is sabi ko, napakamura. Mura para sa Jasmine Rice. Ganyan po kasing style ng scammer. Sa umpisa, magdi-deliver siya. And then, pag kukunti palang orderin mo, i-deliver niya. Pero pag malaki yan na bulto na, doon na siya papalya. Doon na siya tatakas. Ganun po nangyari sa inyo lahat, ano po? Tama po. Ma'am, bali, 11 po sila, mga nagre-reklamo against you. Na-scam nyo na po sila sa bigas. Sa akin lang po, ibabalik po naman yung pera nila. Yung ahente ko kasi yung may problema din dito. Mga magkano po yung perang isusoli nyo po sa kanila, madam? Nasa 1 million plus. Hello po. Kano-ano nyo po itong si Captain Sedfrey Canizares? Boyfriend ko po. Ma'am, pati ito sasabit, pati ito masisipak sa servisyo at makukulong pa kasi kasabat nyo sa pang-scam dito sa mga container namin. Kailan po eksaktong araw na maaasahan po nila, mababawi nila yung kanilang mga pera, ma'am? Give us a date. Sir, as of today, hindi ko talaga ma-commit yung exact date ng refund sa kanya. Wow. So kaya nga ma'am, ito mangyayari ano, sasamahan po namin kayo sa number 1 CIDG and sa Philippine Air Force. So otherwise, kapag hindi ma'am, wala siya maibalik na pera, pasisipak po natin itong si Captain Canizares at pakukulong pa natin. Pareho sila, magkasintahan. Okay ma'am? So Ma'am Eva, kanina kasi tumanggi na itong si Jorlyn, ano, na pumasok kami sa loob, pero kanina nga nag-usap kaya ano po yung napag-usapan? Kinuwento lang namin kung anong nangyari, tapos sinanong namin siya kung mababalik man dyan yung pera sa amin, tapos may sinasabi siya sa amin na supplier, hindi naman niya maituro kung sino yon or may harap sa amin kung talagang naloko man siya nung supplier na yon. Eh may kasama kami mga supplier na nagpapatunay na SRP niya binibili yung bigas, tapos mababang presyo niya ibinibenta sa amin. So ibig sabihin po, binibili niya ng mataas, tapos ibibenta sa inyo ng mas mura? Mas mura, oo. Hindi nga namin ako nung dahilan niya. Bakit ganun? Parang mas palugi pa siya. Palugi? Ang ano lang, parang Ponzi scheme ang nangyayari niya eh. Na kukuha siya ng regular price na bigas, ipapasa niya sa iba ng mas mura para mas makahatak siya ng mas maraming buyer. Mas marami siyang maloko. Oo. Ngayon, tinatanong namin, nasa na yung pera namin. Oh. Ano pong napag-usapan? Na magbabayad ba siya o hindi? Pinipilit niya mag-partial kami, which is ayaw namin. Kasi buo namin binigay yung pera sa kanya. Tapos, sabi nung iba, yung iba, pumapayag na, na inaabutan niya na ng 5K. Tapos sabi niya, ibibigay niya sa amin ng buo, pero walang certain months kung kailan, kung baka sa, after 10 years, after 20 years, nilamon na kami ng lupa, baka hindi pa kami na ibabalik yung pera. So ma'am, sabi niya partial, magkano daw yung ibabayad niya? Weekly, monthly? Wala nga siyang in-explain sa amin kung paano niya babayaran yung partial na yun. Eh sa iba, nagbibigay siya ng 5K. Oh. 5,000 weekly? Oo, weekly. Eh sa dami namin, kailan niya pa matatapos yung 5K na yun? So dito po, kayo po ay decided ba na mag-file na lang ng kaso laban sa kanya at dito sa kanyang boyfriend na Philippine Airport? Mm-mm. Diretso na kami. Kasi wala rin mangyayari. Eto, tinry namin na kausapin siya ng kung mababalik niya ba talaga yung pera namin. Wala. As in, wala talaga. Kaya diretso na lang kami kaso. Kumbaga dito, binigyan niyo pa siya ng chance eh. Oo. Na kumbaga kausapin bilang tao kung sakali na maaayos niyo pa. Kaya lang sa ngayon, talagang walang nangyari. Okay. Parang siya pa nagmamalaki. Parang pinagyayabang niya pa kung na napakarami niyang nakuhaan ng pera tapos hindi niya ma-explain kung nasa na yung pera namin. So ngayon po, may schedule tayo sa Air Force. Magpa-file na po kayo ng kaso. And then after nun is CIDG po. Yung sa Air Force is regarding to dun sa kanyang boyfriend. So magpa-file tayo ng admin case sa kanya kasi nabanggit niyo na yung pera is dumidiretso po sa kanya. So ngayon po, isama natin lahat para makuhanan na po kayo ng statement at ma-file na po yung kaso. Oh, sige, sige. So samahan na lang po namin siyang mag-file sila ng kaso laban din dun sa boyfriend niya. Salamat! Thank you.
So, may ilan po yung complainant? Ang nakapag-transact lang kasi kay Canizares, ako. Tapos siya, sino pang nag-deposit kay Canizares? Siya. Titingnan po natin yung ano, yung kung meron pa kayong mga evidentiary. Meron. Sa pangalan niya, sa bank account niya na Land Bank. Ganto na lang ba? Ang gagawin po namin, re-require namin, kasi meron kami ditong, as a matter of SOP namin, meron po kami charge sheet. Re-require namin kayo dito to fill up nyo yung charge sheet kung ano yung charge nyo. Then, magtatanong lang kami dito kung ano yung mga sinacharge nyo sa kanya. I-evaluate natin to. Of course, we need yung inyong mga supporting documents to be attached. Tapos i-evaluate po natin ito. And we will inform you naman kung ano na yung latest, kung ano na yung mga nangyayari sa amin dito. I-re-require naman namin si Captain Canizares na nanduroon sa amin para sagutin yung mga charges na pinapile niya sa kanya. Salamat po. So, bali, ano po yung magiging proseso po nila? Kung ngayon, kuhanan po sila ng statement dito, ano na po yung next step? Ang next namin, babalwate namin to, we will require the parties, siya, tapos yung sa inyo, since to submit in any other evidence, then we will evaluate. And on that basis, we could make recommendation. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Kasalukuyan na kinukuhanan ng statement ang mga nabiktima nitong si Captain Canizares. So, ayon niya kay Major Portugal ng Provost Marshal ng Philippine Air Force, i-evaluate nila ang reklamo ng mga biktima at susubukan nila na maipatawag itong si Captain Canizares at masagot ang mga reklamo sa kanya. So, Ma'am Eva, ayan, katatapos lang na makuhanan kayo ng statement ano ng Provost Marshal nitong Air Force. Ano po yung pinaliwanag sa inyo? Pinag-fill up nila kami ng complainant sheet, nag-sending kami ng mga evidence laban kay Canizares. I-investigahan pa nila kung anong mangyayari. Tapos pag-aharapin nila kami kung possible at titingnan kung masisettle yun bago. Pag hindi, diretso na ang kaso. So kung kayo po ang tatanungin, mas gusto niyo po sana na kumbaga magkaroon na lang ng settlement, pabayaran po lahat ng kinuha po sa inyo. Oo, yun na lang ang ano namin, ang pinakagusto talaga namin is mabalik sana yung pera namin kasi yung mga pinaghirapan namin yun, lalo na ngayong panahon ng pandemic, sobrang hirap ng pera. Sana maibalik na lang at pare-pareho kami walang problema. Isipin sana nila yung anak nilang maliit na mawawala ng magulang kung sakaling mag-push ang kaso. Ngayon, nandito tayo sa CIDG para makapag-file na kayo ng kaso laban nga dito kay Jorlene at kay Captain Canizares, dahil siyempre yung pinapatupad na physical distancing. So, tatlo-tatlo po muna tayo ayon dun sa kay Colonel Moleta, yung hepe ng CIDG. So, ngayon po para makuha kayo ng statement. Okay? Okay. Captain, ngayon po nag-fill up na sila ng incident report. Ano po yung pwede nating maisang pangkaso laban dito kay Jorlene and then dito kay Captain Canizares? As of now, ma'am, ang nakikita namin is estafa or violation of Article 315 ng ating RPC. Tinitingnan namin din kung papasok kasi nagkaroon sila ng transaction through online. So, pwede siyang pumasok sa Cyber Crime Prevention Act ng 2012. So, dito po ba itong si Jorlene, meron po ba na mga iba pang complainant na lumapit po sa inyo? Kasi mula po nang lumapit itong sila Ma'am Eva sa amin, may mga nagko-comment po sa YouTube ni Sir Rafi na marami pa talaga silang nabiktima. May na-encounter po ba kayo ng ibang tao na lumapit po dito, same scenario? As per verification dito, meron na file nagpunta na rin dito regarding the involving itong ating kino-complain nila ma'am. Si Ma'am Jorlene. So ano po yung magiging process natin ngayon matapos po na makuha sila ng statement? Pagkakuha ng statement and then kailangan natin makompleto yung mga
documents na kailangan attachment tulad ng mga pinirmahan nila ng mga contracts or mga bank deposit dun sa kino-complain nila man para ma-establish natin yung facts ng ano. Okay, so ito po idiretso na sa fiskalya after po nito. Okay. Sir, may panawagan po ba kayo sa mga ibang nabiktima lalo na dito sa area nyo? Yung mga nabiktima na itong ganitong modus, lalo na yung kinocomplain nila si Ma'am Jorlyn, pwede kayo magpunta dito sa himpilan ng CIBG located at Kanyugan, Pasig, adjacent of Pasig City Police Station para makapagsampa kayo ng mga angkaw ko lang kaso laban kay Ma'am Jorlyn kung kayo ay kanyang nabiktima. Sir, dahil ngayon ay kumbaga na sumasailalim tayo sa diba, pandemic, iba kasi ang proseso natin para ma-file ang kaso ano, para sa kaalaman ng din ng lahat. Paano ba yung bagong proseso natin? Unlike before na yung mga tao pupunta ng fiscal, kumbaga diretso na agad eh. So ngayon ba through email ba tayo or paano ang ginagawa natin doon? Sa ngayon, ma'am, naglabas ng directive ang Office of the Prosecutor ng Pasig na lahat ng documents i-scan muna natin, isi-send natin sa kanilang email and then saka sila mag-schedule kung kailan ipapatawag yung mga complainant para okay. Mag-appear doon sa fiscal yan. Okay, so that's the time para ma-file po yung kaso. Ma-file yung kaso. Okay, thank you so much, sir. Sir Rafi, thank you po sa tulong niyo sa amin. Nakapag-file na po kami ng kaso sa Air Force laban kay Cedric Canizares. Nakapag-file na rin kami ng kaso sa dito sa CIDG para kay Jorlyn Descalar at kay Cedric Canizares. Hoping po kami na mabalik yung mga pera namin. Kung hindi man mabalik, sana magbayad sila sa kasalanan nilang ginawa. Salamat po. More power and God bless Sir Rafi. Sana marami pa po kayong matulungan na katulad namin. Thank you so much. Salamat.